The Lord hath made God a perverse spirit in the midst thereof, and they have caused teaching to err in every word thereof, as a drunken man staggereth in his vomit. Neither shall there be any work for Egypt which the head or the tail, branch or rush may do. And in that day shall Egypt be like unto women, and he shall be afraid in the fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts, which he is shaken over it. The land of Judah shall be a terror unto Egypt, everyone that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath determined against it. In that day shall five cities in the land of Egypt speak in the language of Canaan, and swear to the Lord of hosts, one shall be called the city of destruction. In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar the border thereof to the Lord. And it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts who sent the land of Egypt, for they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a Savior, and a great one, and he shall deliver them. The Lord shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall do sacrifice and oblation, yea, they shall vow a vow unto the Lord and perform it. And the Lord shall smite Egypt, he shall smite and heal it, and they shall return even to the Lord, and he shall be entreated of them, and shall heal them. In that day there shall be an highway out of Egypt and Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptian shall serve with the Assyrians. In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land. Misabay, whom the Lord of hosts shall bless, saying, blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. We pray na sa aming patuloy ng series na ito, Lord. I pray makintindihan namin ang iyong kalooban. Katulad ng makikita namin dito, Panginoon, isang topic, Panginoon, na medyo naitago sa karamihan. Intindihan namin ito, Lord, dahil ang minimension din ito, Lord, na kayo ipatas, kayo po yung mabuti. Wala kayo pinipili ng the respect of persons. Makikita namin dito, Lord, kung paano mabalak nyo talaga sa bawat taong susunod sa inyo. Makikita namin ngayong gabi, Panginoon. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good evening po sa lahat. Mas 8 na, so sakto ulit sa 9. Pusto. So ayos na pa yung ano. Yan. Okay na. Nay, dito na rin kayo. Ayun yung gusto sa... kontra. Okay, so good evening sa lahat. Sabi ko na pala yun. So ang title po nito, medyo nagdadalawang isip ako dito, pero may another team kasi dito. Pwedeng ito yung title nito, no? He shall smite and heal it. Pwedeng ganun, no? Pero ang title natin ngayong umaga, gabi, ito na lang, no? A highway out of Egypt and Assyria. A highway out of Egypt and Assyria. So ano ba yung highway? Daanan. So magkakaroon daw ng daanan. Ano naman? Anong sinisimbolo? Hindi na sinisimbolo, no? Anong, pag may highway sa isang lugar, ano yung sabihin nun? Ha? May trade, may sagana. Kasi yan sa pinaka-basic daw, no? Na infrastructure. Sa kahit anong bayan, kaya po pag tinignan nyo yung mga hindi pa maunlad, hindi pa develop na lugar, nakikita nyo, paano nung tayo pupunta yung mga tao dito? Lubak-lubak. Ganun lagi yan. At sa Bible, madalas ginamit yung word na highway. By the way, ang sabi daw dyan kasi highway ito. Masabi lang, di na mataas yung highway, but high. Ibig sabihin lang yan na main, no? Main way. Ibig sabihin, yun nga, daanan na importante. Especially highway main way, malaki. Naalala nyo na madalas ko nakikita sa Bible, sa King James, sa ano yan eh. Naalala sa Deuteronomy, yung sila'y dadaan. Alam nyo yun, naalala nyo ba yun? Kasi pupunta sila ng Promised Land, di ba? Galing silang Egypt. So may mga madadaanan silang lugar. Eh, paano? Dami nila.
Okay, nakita niyo yung mga drawing nun. Ilan yung mga men lang, 20 and above? Lalo niyo pa? Approximately, umjuan? Ha? 140? Maliit yun. Alright, ano? Nasa 600 fighting men. Nandaan yun, ha? Kaya 600 fighting men, ilan lahat yung tao dun? Eh, sabihin mo may tatlong anak yun. Isang asawa, yung iba wala kasi 20 pa lang. Oh, ilan yun? Day times ano mo? Times 4 mo, ganyan. Kaya tansya ng karabihan niya, mga sa 6 million eh. Yung iba ayaw, kung dami naman ano eh. Ganun talaga eh. 6 million, di pa nga marami yun. Sa San Mateo, ilan na ba tao? Limutan ko na eh. Pero million na rin tayo dito ata. Sa buong Pilipinas, ilan na? 100, di ba yung nagpabakunahan? Kaya alam ko yun, 110,000 million. US is 300 million something. By the way, ang India daw, na-overtake ka na yung China. Ito ba yun? 1.8 na sila. Kaya sa Smart, sa Amdox, puro magdiyano na eh. Nasa na ba yan? San Mateo Rizal. Nga natin, ilan ang population natin, ha? Wala pa tayong 300,000. So, pero anyway, napakaraming tao. Ang dami pala nun. Ito kasi 2020 pa lang ito, eh. Ang dami nga nung 6 million, no? Nung sakali. So, saan dadaan yun? Yan. So kahit nung panahon nila, may mga parang highway yan. Hindi ko alam, ganyang kalaki, mas malaki pa. Siyempre, yun ay daanan lang. Upo ka lang. Daanan yan. So ano sinisimbolize yan? Mamaya makikita natin. Pero sinisimbolize yan, ibig sabihin, alam nyo ba sa mapa yung Egypt, Assyria? Tingnan ko lang, makita na natin dito yung mapa ko na naman. Oh. Appreciate ng iba. Maps. Ha, ano malapit dyan? Ito, Asia. Nako. Ito na ang pinakamalaki. Anyway, yung nasa gitna, Mediterranean Sea, di ba? Yung Israel, banda dito. Egypt, dito. Assyria, dito manda. Dito, okay? Yung sa kabila. Ito, medyo malaki. No? Tapos hindi nakita yung Egypt. No? Yung kanina, sa baba, dito. Assyria, bandang north, dito. Assyria, dito pa yan. Okay? Actually, may highway na talaga yan eh. So, pero pag nilalagyan na kailan lang, ha, balitaan ko na lang kayo, pero mo nag-fail daw yung China. Alam niyo ba yung effort ng China? Ay, kamakailan, nung ilang years, nagkaroon sila ng project na ang tawag nila is ano. Kung alam niyo po yung dati, ha, sa history niyo, yung Silk Road, alam niyo yung Silk Road. So, importanting road daw yun, nag-facilitate ng trade. Asia hanggang Europe. So kasi again, may highway, may trade, may kaunlaran, may komunikasyon, may kapayapaan. So kaya ang ginawa ng China, in-sponsoran nila yung mga road. So ginawa nila, pinautang daw nila yung ano, hindi na makabayad. So ewan kung sinabotahe din ng ano. Pero hindi na tuloy yata. So anyway, importante po yung highway. Nagkakaintindihan na ba tayo? Wala tayong mga taga-bundok dito. No? Na yan. So yung halahala, medyo gumaganda rin yung ano. Try natin maayos na yung passage doon. So yun po ang highway. Again, ang title natin, A Highway Out of Egypt to Assyria. Ibig sabihin, magkakaroon ng magandang trade. So pero, umpisa natin sa umpisa. Sa umpisa dito, no? The Burden of Egypt. So naalala niyo po yung tema ng ano? Nang Isaiah, hindi ko na isa-isa yun ulit ha. Next time na lang, next week na lang.
Pero sa, tingnan ko na nga. Simula sa Moab tayo, bukod sa Israel, tinitingnan po natin dun yung niisa siya yung mga bansa or lugar. At tapos natin Damascus, Moab, Israel, Babylon, di ba? Natin ha. Babylon, Damascus yun nasa title lang, no? Moab yan. So iniisa-isa pong may judgment kasi ang Diyos sa kanila. Ilalo Egypt, napaka makapangriyan dati niyan. So hindi yan nakaligtas, no? So yung Egypt madalas yan nabanggit kasi katabi lang yan ng Israel eh. As in, katabi. Okay. So ito na yung burden of Egypt. Okay. So behold, the Lord rideth upon a swift cloud and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved in his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst. So darat, pupuntahan daw ng Diyos sa Egypt. Ano ngayon? So madalas sa Bible po ang pag-visitation, minsan positive yan, pero madalas hindi positive yan. Pag ikaw bibisitahin ng Diyos, paparusahan ka nun. Tulad dito, may kunwari, hindi tayo pinapansin, pero alam ko na nakakairitan na, di ba? May balita ako, si ganyan, ganito ginagawa. Nasa isip mo na yan, di ba? Pero pag binisita ka na, or pinalo ka na, ayun na yun. So, Egypt, pinapabayaan lang naman ng Diyos, di ba? Maunlad nga sila kahit mga, hanggang ngayon po, balitang-balita yung mga Diyos-Diyosan sa Egypt eh. May nahuhukay doon po, mga kalokohan, binibida pa ng mga baklayan. Kasi kahit dati na, may mga bakla na rin nun eh. May mahuhukay silang ganyang ano, image. So maraming kalokohan dyan. Hinahayaan lang ng Diyos yun for a time. Okay? So pero alam nyo na nangyari. Later, nasakop na sila. Kaya medyo na gano'n rin ang history ng Egypt ngayon. Talagang kinawawa sila. Ang dami sumakop sa kanila. Europe, yung Turks. Diba? Yung mga... Ang tawag sa Turks? Turks, hindi Turkey. Yung Ottoman Empire. Yan, sabagay. Ang dami naman sakop yun. And then syempre, yung mga Muslim. Diba? So, hindi na original yung people yung Egypt din. Parang nabanggit natin kanina last time sa Babylon, no? So, mayroon itong panahon na ito, malakas-lakas pa sila. Kasi sabi lang ng Diyos na darating siya, nakasakay sa sa cloud. Ibig sabihin lang yan, mabilis. Okay? So, iusga ng Egypt. At sabi dyan, yung idols daw, move at his presence. Ano yun? Mamumove, di ba? Mayroon tayong I shall not be moved. Ibig sabihin, hindi ka matitinag. Matapang ka, hindi ka magagalaw, hindi ka matatakot. So yung move dyan, takot dyan. Hindi ka na, hindi ka niniwala doon sa next part. No? And the heart of Egypt shall melt. Ibig sabihin, talagang matatakot. Pag ang Diyos ang kumilos na at ikaw ay paparusahan na. So pwede nang relate sa buhay natin yan. Di ba? Minsan, pag yung nanay, tatay mo lang, ano mo, tigas ng mukha mo, di ba? Minsan, ayun, nakagawin sa akin nanay ko. Pero pag ang Diyos nang nagparusa sa'yo, yung mga bagay, kahit bata pa kayo, di ba? Yung mangyayari sa buhay nyo na hindi gawa ng kung sinong tao. May magkasakit dyan, ikaw mismo. Natatakot ka rin. Kaya nga maganda sa atin, mga Kristiyano, matakot na tayo ng tama. Hindi na kailangan tayo takutin na mapalo ka pa bago ka magkaroon ng takot. Amen? And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight each one against another, his brother, and everyone against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. So napaka isa sa mga hindi maganda mangyari sa isang bansa po, no, para masira ka. Napakadalas po nito. At iba, ginagawa nga itong tactics eh. Yung sabi nilang divide and conquer, alam niyo ba yun? Kaya ako, pag yan, pamilya, sa church, pag nag-aaway-aaway na yan, no, nakakalungkot na yun, no? Ibig sabihin, natatalo kayo ni Satanas. Ibig sabihin, yun ang gusto niya mangyari sa atin. Magulo tayo. Ito, sinasabi niya ng Diyos, talagang yun ang mangyari sa Egyptian. So, ibig sabihin, pag hinusgaan ka ng Diyos talaga, magkakagulo kayo. Okay? Nakakalungkot yun. Kaya, Pilipino, laban sa Pilipino, magpapatayan. Yung mga ganun, di ba? Magpapatayan. Sino magkakampi dapat? Tayo eh. Di ba? So, pero yun ang mangyayari, mangyayari daw sa kanila. Tuloy natin, the spirit of Egypt shall fail the midst of thereof. So, yung spirit dyan, yung paggagamit dyan, is parang lakas yan or tapang, ha? So, pag nag-fail, ibig sabihin, matakot nga sila, wala na matitira. And I will destroy the counsel thereof. Counsel, parang katalinuhan.
So sa sa modern day natin, intelligence or parang ganun yan, no? Hindi nila lang gagawin nila. And they shall seek to the idols, no? Alam na lang dito totoo yung idols, pero minsan dahil hindi mo alam gagawin nung minsan, ganun yung kahit yung mga pagano, di ba? Ganun yan eh. So wala na mapatakbo ang iba, tatakbo sa Diyos-Diyosan. Sayang sa Diyos sana eh, kaso sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi dyan, and the charmers and to them that have familiar spirits and to the wizards. So lesson natin dyan, yun yan, kawawa itong mga unbeliever. Amen? Kaya yung effort dapat natin, ganun na lang. Yung kahapong sinishare ako, hindi ako natapos eh. Natawa na lang ako na asar eh, pero wala eh. Masyado emotional yung nakita ni AJ. Inintuan ko na kasi wala eh. Pumupunta na ewan na. Hindi naman sinabi ko eh. So na nakakaawa po yung mga taong. At kahit tingnan mo sa Facebook, pag nag-post na may ABS-CBN dyan, at si Pope na naman, at si, may prayer kunwari, amen pa yan. Mga bulag eh. So ganyan po yung nakakaawa yung mga tao pag hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang lesson doon, of course, alamin mo, ikaw ang kumilala sa Panginoon, aralin mo kung paano sila maalis doon. Okay? Tulungan. The Egyptians will give over into the land, sorry, and the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord, and the first king shall rule over them, said the Lord of hosts. So, isa pa sa mga hindi maganda mangyari sa atin, no? Wag yung namumunuan sa atin, loko-loko. Kasi alam mo na mangyayari. Walang pakialam sa iyo. So, ano mangyayari sa iyo? Ganon yung sumpa sa kanila. And the water shall fail from the sea. Ito yung medyo mahabang ano dito, passage dito about the water, no? Sa Egypt kasi, nakita niyo yung Egypt, di ba? Pero sabi ng ibang story na dati daw, may isa bagay, sa flood nga yun eh. Alam niyo ba yun sa gitna ng Sahara Desert, may nahukay silang mga buto ng ano, mga isda. Alam niyo ba yun? Nakakamanghay. Paano magkakaroon isda sa disyerto? Eh kasi nung panahon talaga nga nung dati, nag-shift po yung ano eh, yung weather, eh, no? Especially nga nung siyempre, nung natabunan tayo ng flood lahat, sa Noah's flood. Anyway, so nasabihin dyan, tuyo talaga yung Egypt, pero may sasabi dito, lalo pang matutuyo. So again, sumpa yan. Okay, so pwede ma-apply sarili natin yan. Nakakita ba yung tao na walang-wala na nga, nagkasakit pa, iniwanan pa, ang bihirang buhay yun, no? Napasakit, Kuya Eddie. Alam niyo pa ba yung kanta na yun? Hindi ata pwede Aguilar. Pwede ka rin. Okay naman. Pero yun nga, minsan masaklap eh. So yan ha. So una, waters from field from the sea, even sa sea, marutuyo. Pati rivers. Yung Egypt, may river dyan. Yung Nile, di ba? Sikat na sikat yun kasi malaki yun. Mahaba, ano, galing yan sa bandang Africa. So yung nasa tabi nun, medyo, siyempre may, ano, nourishment. But anyway, matutuyo daw. Okay, pati daw yung reeds, pag sinabing reeds, ito po yung mga malalambot lang yan, ano. Pero hindi yan natutuyo kasi nga, nasa gilid ng, ano, river. Pati daw yung matutuyo. Yung paper reeds, ganun din po yan, by the brooks, river din yan na maliit. By the mouth of the brooks, everything sown in by the brooks shall wither and driven away and be no more. Mamatay. The fishers also shall mourn. Iyak yung mga fisherman. Bakit? Eh kasi, anong ihulihin mo? Wala nang tubig, wala nating fish. Okay, ganun din yung mga mag-work, no? Fine flax, siyempre ang materials nila nasa mga halaman, eh mawawala din. So, yan ang sumpa sa Egypt, ha. And they shall be broken in the purposes thereof, all that makes sluices and ponds for fish. So, hindi nyo nabasa yan kanina na sluices. Parang ano lang po yung sluices, parang ano lang daw yan. Conduit, or basta pang daanan ng tubig. Parang irrigation, yan. So, yun nga daw, kasi pag nagkatuyo-tuyo na yan, ano pang meron? Wala na.
Surely the princes of Zoan are fools. Zoan, parang lugar sa Egypt. And the council of the wise council of Pharaoh shall become brutish. Pag brutish, parang hayop, tanga-tanga, ganun, syunga-syunga, brutish. How say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise and the son of ancient kings? So of course, yung mga hari po, yung repository nyo ng mga karunungan po eh. Yung alam nyo yan. Where are they? They are, where are thy wise men? And let them tell thee now, and let them know what the Lord of hosts hath purposed upon Egypt. So, tuloy ko lang ha, the princes of Zoan have become fools, the princes of Noph are deceived, they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. So, yung stay po is, madalas sinabanggit sa Bible, ano yung stay? The stay. Alam natin yung stay, nananatili. Ano yung the stay? Nalala ko yung pag nabasa yung Bible, isa yan sa mga sinusumpa, di ba? Ito po yung parang sabihin natin sa atin, ito yung mga storage mo na malaki. May mga parang mga reserva mo, barn. Hindi lang barn, basta yung isa kasi may sinasabi silang stay of water, stay of wine. Ibig sabihin, yung parang pinaka warehouse mo, yung pinaka backup mo. Okay? Backup. Bakal, hindi, basta yun yung pinagtataguan mo ng in-store mo para sa imbakan. Salamat po, no? Imbakan. Ano daw mangyayari sa imbakan? Mawawala. Mauubos. Ba't mauubos yun? Ang dami nga, nag-ipon ka nga doon, nag-imbaka nga. Kasi nga, yung talagang pagtuyot eh. Di ba, alam niyo yung kay Joseph, di ba? O, ano nangyari? May famine, pero may una, mayroong 7 years of plenty. Eh, pag nagkaroon ng 7 years of famine, ubus din yun, yung plenty na yun. Lalo kung di ka nag-ipon, di ba? So, yan. So, gusto ko lang yan dito yung wisdom yung tinukoy dito, tsaka yung counsel, okay? Alam nyo ba, sino yung matatalino ng tao? Bansa. Kahit pamilya na lang, sa naiipon po yung knowledge. Sa libro. Yung libro, andyan lang eh. Again, sumpa sa kanila to. Pag kayo daw, kahit mga hari kayo, maraming yung kalaman, pag sinumpa kayo ng Diyos, so sirain kayo, bukod sa may sira yung mga kabuhayan nyo, lalo yung mga tao. Hindi ka na mayiging sabi, brutish, syunga-syunga ka na. May mga ganun tao po, kaya kahit sa pamilya, tingnan nyo yung mga pamilya na nakikita nyo. Wala itong kailan nag-ano ako ng mga member dito eh. Nag-pray ko, ano ba nangyari na dito sa taong to? Buti nakita ko si Adam. Pero ganun yun, pag nakikita ko yung mga picture dati, ano nangyari kaya dito sa taong to? Sa palagay mo, kung inayawan nila yung salita ng Diyos, saan sila mapupunta? Nakakaawa na ewan. Kaya yung church po, repository din po na knowledge na ng Diyos, alam nyo ba yun? Kaya nakita ko sa Facebook nung ano, kanina lang ata. Dahil pa rin galing sa bakla eh. Salamat naman. Kasi kahit paano yung Bible, kahit paano napangaral pa. Yung iba lang, masyadong basic lang yung iba. Pero at least, basic din kasi yung sexuality, di ba? Sino ba nang magsasabi ng normal yung bakla, di ba? Pero, gusto kong sabihin dito, paano yung mga advanced knowledge? Sino yung magre-retain nun? Yan, katulad niyang ano, economy, di ba? Pag yung pamilya nyo, anong nangyari? Dati kayong maganda yung business nyo. Anong nangyari sa anak mo? So, napoforce mo dun, hindi na mawawala to. Pero pag nagsyoma-syoma yan, masisira yan. Ganon din sa mga, minsan may naalala nyo, sinabi ko sa inyong country na, ano, nakalimutan yung pangalan eh. Basta sinayang nila yung resources nila eh, hindi nila plinano. Kahit pa paano sa Middle East ngayon, marunong din kasi alam nila mauubos yung resources nila eh, someday. So, ginawa nila, diversify sila, parang Abu Dhabi. Sabi, Abu Dhabi. Ano ba sa Abu Dhabi? Brunei. Dubai yan, di ba? So, kung makikita yung Dubai ngayon, hindi na puro oil lang ino nila eh. Tourism, ganyan, ganyan na sila eh. So, pero nga, nawawala po yan, nag-brain drain. Ibig sabihin, pag pangit na yung policy sa bansa niya, naaalisan po yung mga tao dyan sa Hong Kong, nag-aalisan na po yung tao. Kasi nga, una, maganda yung Hong Kong ngayon. Ano na Hong Kong ngayon? Wala na. Nagtatawa na sila, parang basura na sila.
Kasi binaboy na sila ng China. So sa may mga lugar din sa US na ano po, talagang parang ano na daw, mga zombie na yung tao. Ito ba yung bad? Tanong mo nga sa ano, may mga ganun. Mga yung homeless, tapos loko-loko pa yung mga mayor nila. Pati mga drug, mga addict. Diba, talagang addict ha? Dapat bigyan kita ng ano, drugs kasi mga loko-loko ng pangit na ng policy nila. Kaya nangyayari po yun. Kaya dito parang yan, kaya sinabi brutish sila, pinarasaan sila ng Diyos. Okay? Tuloy lang natin, yan ang fools, brutish. Nasa na yung matalino, dati meron, nawala na. So ganun din sa mga pamilya, kahit sa church. Kaya ako hindi ako nang lilit sa atin. The more nagtatapa tayo sa Diyos, parang nakikita ko na to. Sige, lahat ang tinuturuan natin dito. Amen? Magpapalain ng Diyos to. Amen? Amen? Amen. Makikita mo bang tatalino si Sandra? Magtuloy ka lang. Actually, sa labas nga, wala akong mamimit na maayos-ayos na tao minsan, di ba? Kung meron man, makasarili naman. Kaya sa church yan, nabuhubog kayo. Amen? Amen. So, ganun nyo. Kaya iwasan natin ang nangyari sa Egypt kasi hindi nagtapat sa Diyos at mamaya. Pero may magandang news na mamaya dito eh. Although, ano to, in the future. Matingnan natin pa. And the Lord had mingled the perverse spirit in the midst thereof. And they have caused Egypt to err in every work thereof as a drunken man staggering in his vomit. So, nakakita na kayo ng lasing. Ano mag, ano? Suray-suray. Tapos susuka pa. Tapos doon naman siya mismo ihiga. Kadiri ng pastor yun. Nakakita ka na ng ganun? Wala pa. Salamat naman. Sa Maynila, marami. Pero kahit dyan sa ano. Kaya nakita ko pala yung may nag-share lang. Natuwa ako. Kaso, nakapatupad ba yun? Ang dami palang batas na maganda ngayon eh. Yung bawal palang magsiga. Bawal na yun. Bawal yung uminom. Nakahubad sa labas. Bawal yung maingay. Alas 10 to 5 a.m. Pwede yung palang reklamo yun eh. So maganda yung batas, pero tanong, nausunod ba? Sino magpapatupad? Yung puro kayo loko-loko dyan, pati yung ano, di ba? So nabanggit ko lang yun, kasi nga, ito, dun, ganun sila nilarawan ng Diyos at mangyayari sa kanila para isang lasing na isa dura, sa suka niya na, doon na siya titira or something. At ang Diyos ang gumawa nun daw, ha? Kaya, minsan kaya ito, kaya dami natin pinagmi-ministeryo yun, parang nakikita ko na eh. Hindi ako na, salip na maasar ako, naaawa ka na lang. Kasi kahit anong magandang sabihin mo, talagang parang ikaw pa yung sisiraan eh. Kasi yung utak wala na, hindi na maayos mag-isip. So ganyan ang sumpa, isa sa mga sumpa ng Diyos. Kaya, nakikinig ba kayo mga bata, mahaba pa ang buhay nyo. Huwag kayong loloko-loko sa Diyos. Amen? Ano pa? So, neither shall there be any work for Egypt. Sa Tagalog, wala na silang trabaho. Nakakita yung taong walang trabaho. Di ba, nakakaawang ewan. Hey, gusto kong magtrabaho eh. O sige, gawin mo ito. Hindi ka alam. Walang tiwala sa'yo. Balita sa'yo. Loko-loko ka. Wala na talaga makitirang trabaho sa'yo. Gusto mo ganun? Which the head or tail, branch or rush may do. So, naalala niyo yung head or tail sa preaching natin. Ibig sabihin, pag ito, wala, yung kabuuan na rin yun. Wala nang pakinabang. Yan. In that day shall Egypt be like unto women. O women naman, ba't women naman? May isang bagay lang sa women, ha? Maganda women. Kaso, may isang bagay sa mga babae daw na hindi desirable, lalo sa pagkukumpara mo sa bansa. Ano yun? Ako, naalala yung si Cory daw yun, totoo yun. Nagkudita, nagtago daw sa ano eh. Sa kama niya eh. Kasi ganun yung mga babae daw, no? Matatakotin. By the way, Bible nagay sabi niya na, hindi, pastor, kaya rin namin yan. Sinasabi na dito eh. Normal naman niya, maganda naman yung lalaki, yung asawa, tatay niyo dapat magkatanggol sa inyo. May, huwag kayo magpaka, ano. Kaya kinukumpara ng Bible yung women daw, and shall be afraid of and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts which has shaken it over. Ibig sabihin, pag talagang pinarusahan sila, tanggal yung yabang nila. Amen? Amen.
Madalas sa atin nakikita sa Isaiah, di ba? Tsaka sa end times. At tapos naman tayo, the land of Judah shall be a terror unto Egypt. So, ba't napasok yung Judah? Kasi nga po, may mga panahon at maraming panahon sa mga times na to, ang kalaban ng Israel, Judah, is Egypt. Kasi malakas sila nung panahon na yun. Madalas po yung binabasan yung Bible nyo, biglang lalakas to, sasakupin sila, o yung kalaban nila, uupahan yung Egypt, tsaka yung sa taas naman, Syria. So, pero dito, yung Egypt, sinasabi, sila yung matatakot ngayon sa Israel, sa Judah. So, yung sabihin nun, parang again, alala ko na yung mga classmate ko, may mga classmate ko, maangas eh, di ba? So, umpisa kasi malaki sila, mayaman sila nung panahon na yon, di ba? Darating yung panahon, pag ikaw yung pinagpala ka ng Diyos, sila na yung takot sa'yo. Hindi man sa yaman, sa talino mo lang. Amen? Pag Kristiyano, ginagamit ka ng Diyos. So, yun ang mangyayari dyan. And sabi dyan, everyone that maketh mention thereof shall be afraid in himself. So takot na takot. May kinakatakutan ba kayo? Anong kinakatakutan? Yung talagang takot na takot ka. And so, yan. So, takot na takot siya. Kasi nga, papinarusahan sila ng Diyos. No? Because of the counsel of the Lord of hosts, which He had determined against it. Ibig sabihin, talagang plinaro ng Diyos. Ano pa? Ito na, in that day. So, pansin niyo sa Isaiah, na pansin niyo ba sa mga tagal ng dumaating dito? So, ito po yung, pupunta na naman tayo sa end times. So, basta isang araw daw in the future, in that day, merong pag-uusga na sila. Sabi dyan, in that day shall 5 cities in the land of Egypt speak the language of Canaan and swear to the Lord of hosts, one shall be called the city of destruction. Ibig sabihin, talagang sinira sila ng Diyos. Okay? Pero, ito na, medyo positive to, punta na ng positive to hanggang matapos. Pero, in that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt. So, medyo foreign to, hindi ka masyado nakabanggit to eh. Wala pa akong nakakita kasi bihira ang aralin ng mga Isaiah eh. Basta linaw nito, sa Egypt mismo, magkakaroon ng altar ng Panginoon ha. Okay, nakasundan niyo ba mamaya, tatali natin. And a pillar at the border thereof to the Lord. So, yung pillar, parang ni-symbolize lang yung structure. And it shall be a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and He shall send them a Savior and a great one, and He shall deliver them. So, ganito pala yan. Yung Egypt, kahit paparusahan sila ng Diyos sa umpisa, may pag-asa pa pala sila eh. Amen? So, yan yung huwag nyo, kasi pag sa mga popular na ngayon, kailan lang, inaano ko yung, nakita lang akong, yung itong mga Hudyo daw, tsaka Hollywood, nagkakotsabahan yan eh. Kasi kalaban nga nila yung Palestinian, di ba? Again, di na tayo makamuslim ha, pero, still, ginagamit nila impluensya nila. Dinocument yan, parang, basta puro Hudyo, ang tema lagi nila yung mga Muslim, demonyo lagi. Ngayon, mali naman talaga yung Muslim, di ba? Pero still, yung mga tao eh. Susumpa mo ba yung lahat ng tao dahil lang Muslim sila? So tayo hindi tayo ganun. Kahit pinopoint out natin ito, Katoliko, Muslim, kakulto yan. Hindi nga sinabing lahat ng anak-anak nila dun, bahala kayo sa piyama. Hindi tayo ganun, amen? At ganun ang Diyos. So may pag-asa kahit sinong tao. Again, except yung reprobate, exemption naman talaga yun. Pero lalo mga tao, mga bata yan, tinutulungan dapat natin yan. Hanggat maaari makakilala sa Panginoon. Kung i-allow tayo ng Panginoon. So lagi nyo rin isipin ito sa soul winning. Amen? Kasi naiintindihan ko kayo, pag talagang nakita mo lang, meron ditong mapoma, maangas, di ba? O kaya nakasuot ng di dapat suot, salita, hindi dapat salita eh, nag-sigarilyo, ano man yan. Ang hirap witness ha, kasi ikaw mismo ha, bahala ka dyan, parang ganun yung attitude dati minsan eh. Naintindihan ko naman yun kasi nga, may mga mali silang decision sa buhay, amen?
At dahil doon, ang hirap, minsan nilang sharan, naasarin ka pa, everything. So, pero ito, binabalance natin. Nakikita natin ngayon lesson dito. Yung Egypt, na laging talagang tampulan po yan ng sumpa, ba't ngayon, magkakaroon doon ng altar of the Lord doon? Sabihin, may pag-asa. Amen? Nga sa ito, San Mateo, daing idolater dito San Mateo. Ibig sabihin ba, lahat? Hindi naman. Antipolo, ganun din. Si Pastor, ganun din yung reklamo dun eh. Kaya talagang antipolo, di ba? Parang ano yun eh. Dun sumikat yun eh. Mga pilgrim-pilgrim kung yan. And then, saka na-build yun eh. Sa kalokohan ng Catholic. Pero, nakatulong yan. Nakatulong sa... Still, hindi nakatulong as in para sa Diyos. I mean, nakatulong sa lipunan. Pero still, nalaglag din naman sila sa idolatry. Parang San Mateo po, ganyan. Na, hindi ko makakalimutan kasi dyan ako nag-first communion eh. Kaya siya may nakita lang silang ganyan. Yung mother of something dyan. Basta dyan sa lugar niya. Kaya siya ganun. May nakita si Mary na nagpakita dyan. Nuestra Señora, yun pala yun. May nakita siya kesyong ganyan. Sa puno ba yun? Sa bundok? Hindi ko maalala eh. Nakakwento-kwento ng Catholic eh. So ngayon, so ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng lagat taga San Mateo na huwag natin puntahan yan. Hindi rin. So ito nga Egypt eh. Mamaya, Assyria pa. Kaya Assyria, kilala yan na sa Juda. Ito si Isaiah ka sa Juda to eh. Sinakop niya nga yung kapatid nila, yung Israel eh. So, bakit mamaya mag-positive yung ano? Kasi nga, ang lesson natin ngayon, yung lesson talaga sa Bible, ang Diyos ay maawain. Amen? At hindi niya gustong mapunta sa impyerno lahat dahil lang tatay nila, loko-loko. Kaya, tuloy ko, it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt. And for they shall cry unto the Lord because of the oppressors. So, pag ang tao talaga, pag yun, nagkaroon ng problema, walang malapitan, alam nila yung mga rebulto nila, walang magagawa sa kanila. Minsan makakaisip din yan eh. Lalo pag doon tayo, bigla. Pipreach mo sa kanila yung katotohanan. Hindi, may pag-asa sila. Amen? And he shall send them a Savior. Ngayon, Panginoon, salamat. Siya ay makapangyarihan at kilala rin mo siya. Tsaka napaganda ng kanyang history. At yan po ay in-establish na sa buong mundo. So, huwag tayong mahihiya. Amen? Minsan ganun tayo kasi, sa totoo lang eh. Lalo sila. Pero tayo, hindi tayo dapat gano'n. Pag nandun ka na, preach mo sa kanilang gospel. And he shall deliver them. So, nandun yung positive na pangako na ka-Egyptian, maliligtas. Ayun sabi, oh. Ano yan? Yes! Pwede maligtas yan mga yan. Hindi man lahat. Pero may pag-asa yan. Okay? And the Lord shall be known to Egypt. Ayan, ha? And the Egyptians shall know. So, saan ba binanggit yung kabuuan ng mundo ay makakilala sa Panginoon sa Psalms ata yun. Saka sa naaral na natin yun eh. Sa Revelation, saka sa Daniel. May kilala pa si Joel. Yan, si Joel pala. And then, nadaanan lang natin yun kasi nadaanan natin sa Acts. So, may kilala ang Diyos sa buong mundo. Alam nyo ba yun? Hindi natin siya kakahiya. Amen? Hindi, may anong dininiwala, classmate ko, dininiwala kay Jesus eh. Natawa nang kay bahala siya. Kawawa siya. Or baka ikaw nga sana yung ano niya eh. Pag-asa niya eh. Kaya magtapat ka. Amen? Amen. Eh, homeschool ako eh. Eh, lalaki ka rin. No. Kaya ngayon, magpatibay na kayo. Aralin niyo dapat aralin. Paglabas niyo, baka mahiya kayo, homeschool ako eh. Yung kahiya yung privilege nga yan. Para kayong mga artista eh. Hindi lang kayo mukhang artista. Nasabi dito? Nasabi? The Lord shall be known to Egypt and the Egyptians shall know the Lord in that day. So kung ano man yan, that day na yan. Ngayon kasi alam natin eh. Sa millennium po yan. Amen? Sa ngayon, malabong maligtas yung Egypt. Nakita yung Egypt, puro Muslim dun eh. Pero darating yung panahon na yan, kaya... And who shall sacrifice an oblation, no? Kung ano yung ginagawa ng Israel, gagawin nila. They shall vow a vow unto the Lord and perform it. Magtatapat pa. Hindi katulad ng mga inaasahan ng magtapat, hindi tapat. And the Lord, pakibasa nyo nga yung 22, let it go. And the Lord shall smite Egypt, he shall smite
might and healing, and they shall return even to the Lord, and He shall be indignant of them. Yeah, so ang ganda ng tema dito, nakita nyo. So yes, dahil loko-loko itong mga to, papaluin, smite, hahatawin, or papausahan. Pero, inulit yung smite, pero sabi, and heal it. So minsan ganun, kaya sino pinapalo dito? Na pinalo ka ng tatay mo, ang sakit mo, sobrang sakit, nagsugat eh. Si tatay mo rin yung maggagamot sa'yo, gusto mo yun? Gagamotin mo rin pala ako, ba't ba ako pinalo? Eh, may dahilan nyo, bakit ka pinalo? Mahal ka pa rin nung kasi ginagamot ka eh, di ba? Ganun ang Diyos eh. Kahit sa Egypt, hatawin hanggang masugatan, tapos gagamotin para matuto. Amen? And they shall return even to the Lord. Ayan na, yun ang maganda mga bata. Yun ang magandang attitude. Pag kayo pinalo, huwag yung titigasan nyo lalo yung puso nyo. Saan ka pupunta? Ano? May pupunta ka bang iba? Hindi sa Panginoon? Hindi na ako with church. Saan ka pupunta? Sige nga. Lalo pag nakikita mo, nagiging weird na yung ano. So, kaya sa Facebook. Ay, hindi na. Facebook na lang ako. Facebook, puro bakla na dito. Mga buwisit na. Eh kung nasa side ka at least ng church, di ba? Lumalaban ka dyan. Hindi yung... Ikaw na yung maaalipin, tapos yan, mga kaibigan mo, sino? So maganda, pumili ka na ng side sa Panginoong Ana. Amen. Napalo ka man, gagamutin ka naman. And they shall return even to the Lord, nabanggit ko na yun, no? And shall be entreated of you. Pag sinabing entreated of them, ibig sabihin, yung Diyos ang ma-intreat. Ibig sabihin, pwede mong pakiusapan, hindi na may laging galit ang Diyos, di ba? At ang Diyos daw ay mahanan sa kanya. And He shall heal them. So, pag sila na lumapit sa Diyos, ang Diyos naman, gagamutin sila. Parang again, mga bata, kasi na, parang mga bata na sa utak ko kasi itong mga to minsan, iba-iba rin eh. Yung maliliit pa, madali ang ano eh, pag pinalo mo yan, sorry agad yan, kiss agad. Diba? Ganun naman dapat eh. So, alam niya na yun eh. Kaya ako pinalo, may ginawa akong mali. So pag nag-kiss na, so ano, wala nang nangyari. Eh pag nagmatigas pa, nagsanungaling pa, ano nangyayari? Lalong papaluin lang, magagalit lalo yung ano, hindi ka mag-sorry pa, ayaw mag-sorry ha. Okay, so nakukuha na natin, patapos na tayo. Kaya ito yung maganda, no? In that day, there shall be a highway out of Egypt to Assyria. Yun nga sinasabi ko kanina. Ibig sabihin, may gimaunlad, may kapayapaan. Siyempre, nasa gitna ng Israel, di ba? So, naalala nyo na yun sa ating millennium, di ba? Sa New Heaven and New Earth, ano yung pinakasentro doon? Jerusalem, New Jerusalem. Doon yung mga, I believe, ano yun, yung mga Hudyo na nagtapat sa Diyos. Amen? Yung mga ligtas. Kasi tayo, hindi sinabing doon tayo. Pero, sinasabi kasi yun yung bride of Christ, eh, bride of the groom. So, kaya ang personal interpretation mo doon, parang yun yung may gisento ng pananampalataya sa buong mundo. Okay? Kasi yun yung pinaka-city. Siyempre, marami pang lugar outside of the city, di ba? Malamang doon tayo. So, hindi ko alam, mataas yung rango mo, baka doon ka mag-opisina, hindi mo alam, di ba? Anyway, so yan, so, gagawin ng highway, ibig sabihin, kapayapaan, kaunlaran, tanggap na sila ng Diyos, yung dalawa, Assyria at Egypt. So, una, pinutusahan sila, bandang huli, kasama na sila sa plano ng Panginoon. Amen? So, naalala ko lagi dito kasi minsan, binabasa ko yung mga history, di ba? So, ano yung mga kaya daw umunlad? May katotohanan dito pero hindi rin ano, totally. Pero napapansin mo eh, ano yung mga sinakop ng mga Spain? Umunlad ba yung mga sinakop ng Spanya? So karamihan doon nahirapan eh. No, medyo umunlad din ng konti. Pero lalo nung una, hindi maka ganyan. Mexico, Pilipinas, karamihan dyan kinawawa eh. Ano pa? Ano ba sinakop ng ano? Sa bahay kasi, yung US kasi, alam niyo yung history na nasakop nila yun. Anyway, nagtayo sila ng sarili ng bagong kingdom dun. Pero yung mga sinakop daw ng UK, kahit pa paano kasi dun nang galing yung Christianity, kahit pa paano, nag-bloom ng
Christianity doon. So, syempre, hindi sila katulad ng Espanyol na patay natin yan, alipin natin yan. So, maagang na-realize ng mga UK yun, kasi nga, doon yung mga magaling na preacher ng time na yun. Okay? So, kaya, ano yung mga sinakop ng UK na umunlad? Yeah, US, ano pa? Australia, New Zealand. Okay, so naplano nila eh. So, nung una, yung Hawaii, nabasa ko, nagre-reklamo rin nung una yun. Pero ngayon, maunlad na sila. Amen? So, kaso marami ring ano dyan, idolatry dyan dati. So, ito yung tanong sa amin, nakalala ko tuloy history teacher namin, sabi. Okay, gusto nyo ba mapailalim tayo sa Amerika? Hindi, binigyan niya options. Pag nag-ilalim tayo sa Amerika, mauunlad tayo, isa tayo sa mga states, parang Hawaii. Kasi na gustong maging ano sa tumaas ako ng kamay nung kasi logical naman, di ba? Isa naman mga corrupt yung mga Pilipino. Bandang huli, sabi niya, bira naman ko. Wala kayong pa-nationality, nationalism dyan eh. So in a way, okay din. Kaso nga, sino yung gusto yung sumakop sa inyo? Yun ang gusto kong tanong sa inyo. Sino yung gusto yung sumakop? Walang sasakop sa akin. Eh, minsan yung mga nananakop, minsan sila yung advance. Diba? Tsaka iba, marunong din naman. Di ka naman sasakop, yung mapatay kayo lahat. Alam nyo yung history nyo? Basta ko yung history. Iba, kaya lang kayo naalipin sa ngayon para pakinabangan yung ano nyo. Pero still, kasama kayo dun. Pag sinakop ka, katulad ng, alala ko tuloy yung in Japan, di ba, natalo yan eh. Pero bandang huli, dinevelop nila. Korea, ganun din. Yung South, kasi ayaw nung North eh. Ano pa? So, yeah, so hindi ko sinabi yung pasakop tayo. Ha? Kaya sabi ko, may ano din. May dahilan din. Tsaka pinag-aralan mo po yung mga ibang lugar na talagang puro idolatry. Eh, mas maganda na masakop yun. Masakop tayo, di ba? Ano, ay tayo. Katolik. At tapos nakapasok yung Christian dito. Amen? Imagine nyo kung puro tayo, ano, katoliko lang tayo. Kasi nasa tayo Spanish. Hindi pinapasok yung iba. Ano mangyayari sa atin? Di wala tayong kalaban-laban. Di ba? So yun ang gusto sabihin dito, ang plano ng Diyos eh, kahit sa Europe tsaka sa Assyria, natapos ka na ba dito? Patuloy natin, in that day shall there be a highway and the Assyrian shall come into Egypt and the Egyptian to the Assyria. So ibig sabihin, malaya na yung trade. And the Egyptian shall serve with the Assyrian. So ibig sabihin nga, pag nasakop na sila, maglilingkod sila, parang tayo po, nasakop tayo kasi. At kung alam nyo ginawa sa atin, yun, may medyo nag-take advantage din yung mga yan sa atin. Pero still, kasama ka nga dun sa plano eh. Kung ikaw yung magsisipag, makikipag-cooperate ka, yan, kaya yumaman yung mga yan, yung mga natuto. That day shall Israel be the third with Egypt and Assyria with a blessing in the midst of the land. Nakakamangha to kasi parang hinilera po yung Egypt sa Assyria. So yan ang una ko napansin ko dyan eh. Egypt and Assyria with Israel. Eh, yung pangako madalas sa Bible po, puro Israel eh, di ba? Kung di mo binabasa yung Bible mo. Tsaka may kinig ka lang sa mga Zionists. Pero hindi po, kahit sa Deuteronomy, alam nyo na yan. Natapos yun na sa Numbers, di ba? Hindi po wala tayo tapos. Pero ganun lang, paulit-ulit yung batas sa taga rito, ay batas din para sa mga foreigner. Pag nag-assimilate ka na dyan, wala ka na pinagkaiba. Hindi ka na, Israel ka na din. So ganyan po ang batas ng Diyos. Wala siyang pakailang muna sa bansa ka nag-umpisa. Basta siya yung sasambahin mo. At natupad nga yun sa church. Okay? Yun. So, ano ba? So, be the third. Ibig sabihin, mas mataas pa yung Egypt at Assyria. So, nakita nyo ba yun? So, wala sa Bible po yung, ano eh, yung Israel is the best. Sa Hollywood lang yun. Tsaka sa mga churches na Zionists. Ang linaw dito, kaya kanina ko pinag-ano mo yung sabihin dito? Ang linaw eh. Yung third yung Israel. O pwede rin sabihin, ano sila, parang partners. Yan. Kasi tatlo. Ano ngayon? G7. Ano ba yung mga ano ngayon? Ano yung pinaka mga kapangyarihan ngayon? G7 yung naalala ko eh. Global something. Kinig pa ba kayo? Lapit na. Whom the Lord of hosts shall bless. Sino yung ibibless?
Kanina, in that day shall Israel be with the third with Egypt and Assyria, even a blessing in the midst of the land. Ibig sabihin, yung tatlong to, pagpapalain ng Diyos. At actually, yan, saying, blessed be Egypt, my people! Pansin. So again, dito common po sa mga Kristiyan kayo, mapalad kayo, dito kayo naturuan eh. Pag sa ibang church kayo, ano, foreign to sayo sa kanila. Puro Israel yung mga yan. Dami ko narinig na ganun. Lalo mga bisitang pastor ganyan. I mean, Israel talaga ang paborito ng Diyos. Ito hindi. Egypt eh. Sino people of God? Israel. Totoo naman yun. Pero dito, sino people of God? Ba't ganun? Basta, tinupreach mo, parang iba. Ayan yun, ayan sabi sa Bible eh. Kasi nga, walang pakialaman Diyos sa bansa mo. Amen? Amen. Ulit-ulit na ako kasi nga, baka di makuha eh. Magkaroon kayo ng kaibigan dyan na Christian eh. And Assyria will work, Assyria the work of my hands. Kasi pinagmamalaki niya rin yung Assyria. Gawa ko yan. And Israel, my inheritance. So, ganun pa rin. So, yun. So, ang title natin? A Highway Out of Egypt and Assyria. So, bakit gawin ang title niya? Parang dapat, ganun yung nasa utak natin. Hindi tayo yung exclusive. O, mga Kristiyano lang ang ganyan. In a way, yes, tayo yung nag-fifis kasi salita ng Diyos kasi tayo yung tapat eh. Pero yung pag nakakita ibang tao, may pinaniwalaan. Ako, di ko ginagamit yung word na sabi nila, respect. Ganyan. Mali po yun eh. Kailan lang, kausap ko na naman yung isa. Sabi nung isa kasi, nadidiri sila sa close-up commercial. Nakita mo yung close-up commercial, yung billboard. Sumikat yun ah. Kaya ang daming binoboycott yung close-up kasi mga bakla dun sa billboard nila. Lalaki sa lalaki. Kaya sabi nung isa, sabi ka, sinagot ko, sabi kasi, ako, ginagalang ko naman kayo eh. Pero ayoko niyan. Ano ba talaga, ginagalang mo o oh. Pag ginagalang mo, gusto mo yun, or at least accepted mo. Pero kasi sa panahon natin, nalilito na nga yung mga tao, yan, hindi nila gagawin ko, hindi nila alam gagawin sa mga nangyayari. Kasi damdam nila na dapat din nila galangin yun, pero yun ang sinasabi sa kanila, galangin yung tao lang din yan eh. Kaya kayo mapalad kayo kasi tinuro ko ng malinaw dito eh. Yes, mahal sila ng Diyos dati. Pero the once na naging bakla na yun or something, perverted na yan, parusa ng Diyos sa kanila yun. Hindi mo kailangan, wala tayong utang na loob sa kanila, kailangan mong respetuin sila. Diyan nalilito yung iba eh. Yan, tinirespeto yan, kabaliwan yun eh. Diba? So, pero dito, kaya yan, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Yung ibang tao, ibang nationality, ay mga Indiano. Sabi, maraming Indiano eh. Yung iba, napansin ko sa ibang office mate ko, ganito lang tayo ha. Yung iba, siyempre, napansin kasi yun ang mamataas eh. Kasi, sila yung nauna eh. Tinuruan sila, dinanin sila dito para tulungan yung Pilipino. Yung iba sa amin na gano'n, ayun, yung ako siya, puro Indiano na lang ganyan eh. Parang, nangingilag ba? Daw ako, nangingilag din ako sa iba, yung sa mga may amoy. Pero yung iba, wala namang amoy eh. Hindi mo kailangan pagbintangan niya na, di ba? Dahil lang Indiano or something, di ba? Mali yun. Tayo mga Pilipino tuloy, mga Kristiyano, hindi tayo gano'n. Wala tayong pakialam doon. Hindi tayo nagtatangi dahil lang sa ganung bagay. Kasi nga, ang Diyos ay ganun din. Wala siyang pakialam sa nationality mo. Ang importante sa Kanya, kung siya ba ay sinasamba mo, kinikilala mo. Yun lang yun. At nakita sa mga passages kanina, kinilala nila ang Panginoon. Tumawag sila. Sinugo ang Savior sa kanila. Teka, Egypt, ay ligtas. O, yung sabi sa Bible eh. Walang problema dyan. Amen? Amen. Sana yun ang makuha natin ngayong gabi. A highway out of Egypt and Assyria. Lagi nyo lang makita yun sa utak nyo. Huwag nyo na makalimutan nyo. Kaya pag may nakita kayo sa Facebook na kung anong mga post ng mga Zionist dyan, huwag kayong papa, ha? Huwag kayong mag-i-amen. Ha? Ganun, huwag napansin mo, parang ano, special yung Israel dahil lang anak sila ni Abraham. Eh, paano yung anak ni Keturah? Palibasan, hindi alam ng mga ng Bible yung mga yun. Eh. Sinabi, special lang Israel kasi sa kanilang tatay ni si Abraham. Eh, si Ismael, paano? Anak ni Keturah, anim yun. Hindi yun dahil sa anak-anak lang.
pinagpapala ng Diyos, mga tumawag sa Kanya, niligtas, and then naglilingkod sa Kanya. Amen? A highway out of Egypt and Syria. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po yung matimo sa aming puso, Panginoon, ng lesson namin yung gabi. Maging malinaw, Panginoon, dahil again, even among Baptists and Christians, sa panahon ngayon, medyo skewed yung opinion. Marami pumapanig, Panginoon, sa propaganda ng mga audio, especially yung mga unbelieving Jews, Panginoon, na hindi kayo maloko din, Panginoon. Again, hindi kami pumapanig sa Muslim o Hudyo. Wala kami pakialam doon. Actually, ang gusto lang namin, maligtas yung mga tao. At yung mga kasinungaling yung Panginoon, of course, minsan kailangan instruct yung mga tao na umiwas, sabihin na yung tama at mali. At hindi namin alaw, Panginoon, maabuso ang yung salita, Panginoon, lalo yung mga Hudyo. I pray, maging malinaw sa amin. Sa aming solwin, magamit namin ito, Lord. Naintindihan namin na kami po'y never kayong nagdisipeto ng persons. Hindi kayo dahil sa pinanganak, kamag-anak na ganyan, anak na ganyan, bansang ganyan. Intindihan po namin ito, Lord. Kaya po, maging effective kami sa soul winning at sa pag-again, sa pagtupad ng kalooban. Tuturo niyo yung salita, Panginoon. So, ilang po lang kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.